U-Bow. So ito guys ay may battery 10,000 mAh tapos 37 watt hours. Supported siya ng wireless charging, kaya lang wala tayong cellphone na supported ng wireless charging. Meron ako dito wireless charging pad. So ito guys ay supported siya ng power delivery na 20 watts. Tapos more additional information dito sa likod kasi napakarami, hindi na natin babasahin. Okay, buksan natin. Boom, may box pa ulit sa loob. Ayun oh. Okay, buksan natin. Ito guys oh, nakabox siya. Double box. So ito guys yung power bank. Tapos yung kanyang user manual. Yun oh. Available in English at Chinese. Tapos yung kanyang charging cable, type A tapos type C. Okay, so yun lang guys yung laman. Buksan natin. Labas natin yung power bank. Yun oh. 10,000 mAh. So nandito guys yung kanyang wireless charging pad. Tapos dito natin itatapat o ipapatong yung cellphone natin na supported ng wireless charging. Pero kung hindi siya supported ng wireless charging, hindi po gagana dito. Para lang po sa mga supported. Yung mga iPhone, mga high-end, mga mamahaling cellphone, yun ang meron ganun. Okay, sa likod meron siyang lightning cable tapos type C. Cable, yan o. Tamang-tama kung meron kang iPhone, tamang-tama yan. Okay, magkatabi sila. Alam mo ng Unity. Ayan, Android at Apple. Boom. So, mga gamit ko kasi Android lang. Type-C lang tayo. Pero okay na yan. Meron siyang pindutan dito. Yun o. Ayun, nandito yung kanyang indicator ng capacity. Kung ilan pa yung laman. Okay. Tapos, meron siyang type A, type C input. Eto, yung saksakan ng lightning siguro. Pero hindi siya abot para hindi natin kalikutin. Baka mag-experimento dyan, isaksak niya ulit para ano, self-charging. So, hindi po ganun. Wala pong ganun. Okay. Ayos. So meron lang sa akin dito yung ano yung ginagamit ko noon na wireless charging pad, yung receiver. So subukan natin. Hintayin natin mamatay kung automatic na under yung kanyang wireless charging pad dito. Subukan natin kung pwede sa ibang mga cellphone. Subukan natin. Dikit lang natin. So walang nangyari. Sabi ko nga, supported lang ng wireless charger yung mga cellphone na pwede. Subukan natin dito. Wale. Subukan natin itong receiver na ito na binili ko. Ayan. Automatic siyang didikit oh. Yun nga lang kasi hindi siya automatic na andar. Subukan natin pindutin. Boom. Ayan oh. Nagbago yung kulay. Naging kulay blue. Ayan. Nating tanggalin. Yun na wala. Kita nyo? Patayin natin yung ilaw ng cellphone. Yun. So ito kasi ay pwede siyang ilagay sa mga cellphone. Ito kasi malalim eh. Malalim yung kanyang kuntil. Yan, malalim yan. So hindi siya pwede. Pwede sa mga subukan natin. Try lang natin dito sa speaker na to. Kung pwedeng ano. Ah, hindi pwede. Ah, pwede. Try natin kung mag-charge. No, pwede pala maging wireless yung ating Bluetooth speaker. Okay? Pindutin natin yung power on. Try lang natin. Ayun, nag-charge na siya, oh. Boom! Wireless charger na yung aking speaker, Bluetooth speaker. You know. T-
Tapos pwede pa siyang i-charge gamit ang wired. So napaka-weird. Gamitin natin ito, type C output niya. Boom. Okay, pwede. Try din natin sa cellphone natin. Ito kasi ay supported siya ng power delivery. Boom. Ayun, oh. Subukan natin sa speaker natin, isa. Kay try beat. Ayun, umilaw na siya. Try din natin kay ano. Tingnan natin kung supported siya sa JBL. Oops! Mag-tick na nahulog. Try natin dito kay JBL. Ito kasi, ang charging voltage niya ay nasa 12 volt. So, naglalabas naman siya ng 12 volt. Pwede siya. Pwedeng-pwede. Tingnan natin kung nag-charge. Yun, oh. Nag-charge siya. So, hindi siya supported ng power delivery, hindi po siya mag-charge. Fully charged na to sigurado. Iniwan ko kasi itong fully charged. Yun, oh. Fully charged siya. So, pwede na pang-charge ng mga gamit. So, subukan naman natin sa laptop kasi naglalabas naman yung kanyang power delivery ng 20 watts. I-try natin lang kung kaya niya or hindi. Boom. Okay, so walang nangyari, hindi siya nag-charge. Okay, subukan natin sa kabila. Baka doon naman. Wala ding nangyari. So i-try natin dito sa type C output kasi ang ginamit ko lang yung kanyang type C na built-in na cable. Malamang dito pwede. Try lang natin. Boom. Isa. So, walang nangyari. Hindi nag-charge sa kabila. Medyo masayalan kasi itong laptop na to. Okay? Wala rin. So, imbes na ito'y na-charge, ito yung nag-charge ngayon. Nakakargaan yung battery nito. Okay? So, kung sa bagay guys, kasi yung 10,000 milliamp na battery at kung i-fully charge natin yung laptop, mas malaki yung battery ng laptop kaysa dito. So, malamang ang pwede lang natin gawin ay backup lang, pero yung fully charge ay hindi. Pang cellphone, tablet, at iba pang mga gadget pwede. So, ngayon subukan natin na tingnan yung output niya kung may naglalabas ng 12 volt. Try lang natin, baka sakaling supported dito. So, pwede natin siyang gamitin. Low volt, nakalagay. Yun. So, i-try natin sa type C output. Try natin dito. Mali natin, pwedeng pang soldering. Low voltage pa rin. Malamang hindi niya supported. Okay. So, dito ako ano, dito ako, ito yung nagustuhan ko, yung kanyang wireless charging. Yan o, meron siyang magnet. Yan o. Dumidikit siya. Okay, so para sa mga interested na bumili ng ganitong power bank ni Yubao, nakalagay po sa description box at sa top comment section. Okay, pang mayaman.